nakapuan sila dito ng mga crucial pick-offs na nagkakaroon ng dilemma yung Bren kasi after ng pick-off, may part na napipwersa silang sumuporta. And that's how it's done for the side of Work Oster Force. Kung kanina nakikita natin na napapanish lang sila ng todo-todo, ngayon naman, Manjin, ang nakikita natin is sumasagot na rin na sarili nilang sapak itong Work. Kung kanina napapanish lang sila, ngayon meron na rin silang mga counter-initiation na ginagawa. Ang dami nilang resources actually na na-burn doon sa laban na yon. 2 flickers at 3 flickers ang nawala sa kanila dito. They're really expecting for Bren Esports to go in and they need to make at the place, they need to go for outplays. Usually kasi kapag yung team mo nag-go for flickers talaga, like yung Bren kanina, aasa ka talaga sa mechanical prowess ng player. Mm-hmm. And nakikita mo dito yung pwesto ni Trimar. Binaabantayan ni Lusty si Ribo. And Trimar, binibait out nila to. And that's how they binakick. At alam ni Trimar Tizi nandun siya sa area. Lusty will try to use the ejector. Magiging successful siya. Pero mapapatay ba nila? Trimar Tizi will get away. Ito yung sinasabi nating teamwork makes the dream work for both of the teams. Yeah. Nice teamwork para dun dito kay Ribo at Lusty knowing na pwedeng ma-burst si Ribo doon. And Trimar also smart na hindi nag-go dahil alam niyang may ejector siya. Si Chu! Chu will go down. Flap Tizi. Nandun sila sa area. Kosei sumagot siya dito ng sarili niyang sapak. Kosei will go down though. For Tizi, ang next target niya, possible target, is going to be Unravel. Trimar, Artizi, and since may gilid, papana ba dito si Artizi? Bibigay niya ba yung kanilang pwesto at walang tinamaan? Trimar, sinusubukan i-defend. Etong gitna, Lusty will go down. Turret shots, nandun yan. And that is going to be another turret destroyed para sa side ng Bren. Oh my, few initiating that team fight. Bren, knowing na wala na si Chu doon. Tagilid na yung burst potential dito ng Work. Especially na wala pang item si Alice. That could have been a kill para kay Carl. Could have been a kill doon kay Carl Tizi. Yeah. But naging mabilis lang kasi hindi naman max range yung pana. And men, nakakuha pa ng libreng purple dito si Carl Tizi. So sobrang good news nito kung ikaw ang Bren Esports. Si Chu, nagugutom siya ngayon. Nagugutom siya ngayon sa damage. Una na delay siya, pangalawa nagkaroon siya ng dalawang deaths dito which is sobrang late. 5k, almost 1k ang kalamangan ngayon dito ng pera ni kaibigang Carl Tizi. Pero kasi mauuna dito si Carl. Gusto ko yung adjustment daw ni Chu. Kasi kumuha siya dito, kaya pala bitin yung damage niya. Kasi yung una niyang kinuha dito ay yung breastplate. Talagang alam niya na na-delay siya ng onte. Late yung kanyang Raptors machete ng 1 minuto. So sabi niya, kailangan ko na lang i-withstand. Kailangan ko na lang mabuhay and hayaan ko yung critical na gumawa ng trabaho. Mm-hmm. And may Legion Sword naman na siyang isa. Oo. So, pwede casual na. Pick up, dagdag damage, 60 damage, that's still good damage na makukuha mo. Brute Force Breastplate, ini-ensure lang yan na mabubuhay ka doon sa combo ni Carl Tizi kahit onte with a sliver of HP. Kailangan mo mabuhay kahit yung Johed hindi mo pwedeng baliwalain. So depensa muna dito para kay Chu. Incoming na rin yung kanyang BOD dito. Madidelay yung farm onte ni Carl Tizi dito dahil sila yung nagsushove ng minion. Pero still, sila pa rin nagko-control! And that is going to be Chu getting caught out. Holy baptism, nahuli si Carl doon. Oh. Unravel will go down. Chu, nandito siya sa may gitna. Carl Tizi staying alive. Carl Tizi with the free purple buff. And that's how dominating itong lineup na ginawa ng Bren Esports. The baits! Binate yung purple dito ni Lusty and yung call-on nandito na sugod na kagad. Usually, sa mga heroes na mga nagbibait doon sa purple butters, perfect talaga doon yung Johed. Kasi una, mapalapit ka lang ng onte doon sa purple. Kung i-attempt mo pa lang ng onte, pwede ka nang unstoppable force, ejector out. Humingi pa ng tulong doon yung Work na kailangan natin dalawahin kasi nagtatago doon si Lusty. Pero bitin na yung oras at dahil dyan, butters, natapos ang laban. And that is going to be a lore going to the side. Netong Bren Esports, first lord of the game. Hindi pa to yung luminous lord na hinahanap ng lahat kapag ka nagbabato sila in terms of just pushing the waves. Now, for the side of Work Oster Force, madami pa silang ways dito para makabawi. This isn't
this isn't the worst possible scenario pa sa kanila as of the moment. Hindi pa, kaso Lord kasi yung umaangat dito. So for sure, pwedeng makabasa dito yung Bren ng tower. Tower lang ang kukunin ng Bren dito eh. And again, hindi na nila kayang patumbahin agad-agad yung Uranus. Yung Johed, hindi na rin nila mapapatay kagad. Ang pwede lang nila mapatay dito ay si Carl Daisy. And Kosei, trying to use his ultimate para mabawasan yung Lord. And that is going to be the first tier 3 turret going down. Para sa side dito ng work, nahuli na si Kosei, pero meron siyang winter transition. Nandun sa may gilid ang lahat ng members ng Bren. Ayaw nila tapusin to. Gusto lang nila buksan yung base ng work Oster Force. At plano pa nilang kunin yung nasa taas. Flap, Lusty, Few, Carl, and Rebo, akit sila dito na parang wala lang nangyari. Oh my, ginawa na ni Kosei yung best niya dito to really defend that. Pero I just wanna commend Rebo again on how smart he is waiting for that winter truncheon para dito kay Kosei. Nakita niya siguro nakakabili lang, yun yung first pop eh. Mm-hmm. So ngayon, pagka winter truncheon, biglang major shower. At dahil dyan, hindi na makalapit yung work Oster Force. Nakikita mo dito kung gaano ka-aggressive yung ginagawa ni Few. Na binabating nila yung umbrella sa gitna. Oo. Basta mapindot niya yung ultimate niya at ma-zone out niya yung kalaban na paalis. Good para stuff. Para ma-push lang nila yung wave, yung lane. Napakalaking bagay na nun para sa kanya. Totoo, Butters. And that is going to be Kosei going down wala sa winter truncheon. Ito yung sinasabi mo kanina, Manjin. Binate out nila yung winter truncheon ng isang alis. Ang tanong, Butters, ito na ba yung... Kung tama ako, ito ba pinakaunang 2-0 ng Bren sa buong tournament? And that is going to be something na sasagutin natin mamaya-maya. We have to know kung magkakaroon ka ba ng 2-0. And that is going to be a sweep for Bren Esports. Wow! They're back! Nagbabalik, ladies and gentlemen. And this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward itch-a-GG moments thanks to Head & Shoulders. 100% dandruff-free and it's free. Now, mas mabongo pa. Going back to your question, Manjin, this is the first 2-0 ng Bren Esports. Wow. For sure, na-miss nila yung ganyang pakiramdam, getting 3 points. Ang laking boost ng momentum nun sa bracket nila. And honestly, Work did all their best. Pero I feel na since Scream Partners sila, in-expect na ng Bren dito yung mga last picks. In-expect na ng Bren dito kung saan mag-rotate. And I feel that the Bren fans, nagbubunyi sila ngayon. Yeah. Ito na yung Bren na kilala nila. Pero ipasa na natin to sa isang analyst din na kilala natin, Midnight, bakit nga ba na 2-0 ng Bren ang Work Oster Force?